Sir, yung may-ari ng SMNI ay si Pastor Apollo Kibuloy na nag-endorse na kay Marcos Jr. Don't you think that means that there's a conflict of interest there na nagpapa-interview nga siya sa SMNI, which has endorsed him, their owner has endorsed him, but hindi siya nagpapa-interview sa mga ibang media organizations na mas critical sa kanya? What do you think it says about him as a president na he refuses to subject himself to critical journalism? Yeah, siguro kahit na ako, Ma'am Pia, kapag halimbawa meron isang media na kita ko ay bias at palagi na lamang akong binabash o ginagawa ng mga istorya na kuminsan ay masakit na at wala na sa tama, eh, iiwasan ko yung media outlet niyan mag-interview dahil ano mapapala ko, eh baka ipitin na ako at baka kung ano na pa mga gagawin mga katanungan na kung saan eh lalong madidin ako kahit na wala mang katotohanan yung mga issue na yon. So I would rather go to the media outlet na alam ko mabibigyan ako ng fair chance sa interview at hindi basta-basta ang interview, kundi interview na makabuluhan na marami makikinabang ng mga mamayan tungkol sa mga impormasyon o sagot na ibibigay ko. Ano bang definition niyo of bias? Kasi is your definition of bias perket negative or critical yung questions ay bias na? Parang what do you mean by an interview na makabuluhan? Okay. When I say bias, halimbawa, sa isang broadcaster, wala na siyang ginawa kundi atakin lang yung isang tao, whether that is a politician or a civilian or private citizen. Day in and day out, wala silang ginagawa, kundi nag-concentrate na lang, nagka-focus sa pagbatikos, sa pagpuna ng mga kamalian ng isang taong yon, na hindi na pinupuna yung managawang kabutihan naman ng taong yon. So para sa akin, para maging batas, dapat umarunong bumatikos sa isang tao, kay Juan, halimbawa, yung isang taong na pinag-uusapan natin, kunyang kay BBM. Okay, sige, sabihin natin si BBM. Kung marunong bumatikos kay BBM, dapat marunong din silang pumuri. Meron mo sigurong good side yung isang tao. Hindi naman siguro palagi nilang bad side ang dapat mapuna natin. Siguro yung good side ng tao, kailangan ilabasin natin para yung magiging projection o yung pananaw ng taong bayan na apatas to kasi tinitimbang. Yung positive side, tinatalakay. Yung negative side, tinatalakay. And then pwede rin in the middle. Siguro sa tingin ko, si BBM, umiwas siya dahil ayaw na niyang pakinggan yung mga katanungan o yung mga balita na walang ginawa kundi naka-focus lang against him. Wala na siya narinig na something neutral or something in favor doon sa kanya na may nagawa siyang maganda na hindi naman nagbibigyan ng espasyo. So siguro yun ang pananaw niya at nirespeto natin yan. Ang masasabi ko lang, may karapatan naman siyang, tulad sinabi kanina, pasensya na magpa-interview sa kanina mang gusto niya magpa-interview at pwede siyang tumanggi sa kanina mang gusto niyang tumanggi sa mga gusto mag-interview sa kanya o magbigay siya ng statement for that matter. So nakikita ko lang kasi lately parang bugbog na bugbog na siya, hindi lang sa mga bashers niya sa social media kundi maging sa mga iba't ibang media outlets, parang palagi na lang siyang dinidiin, palagi na lang nahanapan siya ng butas na mga kamalian na para sa kanya ay hindi naman talaga isang purpose ng pagtakbo niya kundi para sabi nga niya to unite the country. At kung mapapansin natin, every time na meron siyang bashers, hindi niya pinapatulan kasi talaga pinaintigan niya yung kagustuhan niya na to unite the country at ayaw niya magkaroon ng kaguluhan na pagkakawatak-watak ng ating bansa, ng ating mamamayan.